Hello guys, so good evening. Ito, meron tayo dito dalawang Epson L120 printhead. Ito, yung isa connected na siya from flex cable to printhead. Then yung isa, ito yung itetest natin. Ayan, yung line 1, line 2, line 3, line 4. Down to line 10, then down to line 20. Ano, so kumana natin siya yung kamay ko. Ano, andami. So, kasi, simula kaninang umaga, I'm trying to discover kung paano natin masasabi na sira na ba yung printhead. Ito, I tried this so many times, kaya siguro, ito na yung pagkakataon ko para gumawa ng video para dito. Ano, para malaman natin kung alin ba yung functional pa or alin ba yung hindi na functional na printhead. Paano ba natin malalaman kung shortage na yung printhead or hindi pa? Okay, ito. So, mayroon tayo dito. Ito nga, sabi ko nga, dalawang printhead. Itetest natin alin ba dito yung shortage na, alin ba yung hindi pa. Alin ba yung naninira na ng board, which is kapag kinonect mo, then pinower on mo, automatically magsha-shutdown. Then, turn off na, then wala na. Nasira na yung board ng printhead. Alin ba dito sa dalawang ito? Sige, let's focus first dito sa unang printhead. So, this is the print, sabihin na natin printhead 1, then printhead 2. Sige, i-compare natin yung mga reading nila. So, gagamit tayo ng multimeter. Ayan. So, I'm using Sunshine DT 390N. So, digital multimeter. So, yung gagamitin ko lang naman, I will focus more on continuity mode. Ano po, yan, naka-continuity mode. So, I don't know kung ano yung gamit yung multimeter, if that is digital or manual. So, nasa sa inyo na lang yon. Alam nyo naman kung paano ma-familiarize yan. So, ako kasi mas familiarize na ako dito sa, yan, digital. Ano po? So, mas nasanay na akong gamitin yung digital multimeter. Mas accurate kasi yung binibigay niyang reading. Ano po, yan. Okay. Sige. Yan, so kung manonotice nyo, ito ano, ito yung ating flex cable. So nakaharap siya sa akin, ano, nakaharap sa akin yung kanyang mga lines. So tandaan nyo na lang, nakaharap sa akin. Sige, ikutin lang natin yung ating camera, ipo-focus natin siya. Yan, i-focus natin dyan para makita ninyo. I-zoom natin. Okay, let's zoom it. Yan. So, let's focus more on the flex cable. Ayan, kita naman, di ba? So, hindi ba lumalabo kapag ginaganyan ko siya? Hindi naman, di ba? Sige. Okay, so I'm hoping na nakikita ninyo, ha? So, sabi ko nga, ito yung flex cable na nakaharap sa akin. Yung silver niya nakaharap sa akin. Ano po? So, kung nakaharap to sa akin yung silver lines, so, I will start from the left, from the right, going to the left. So, usually, ano po, from right, going to the left yung counting ko, ano po. So, line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Line 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alright. So, up to line 20. Sige. Ngayon, let's focus more on line 3. 1, 2, 3. Yung black probe, ilalagay ko siya sa line 3. Nakikita pa ba? Yan. Kita pa naman, di ba? So, black probe from line 3. Now, yung red probe naman, ipopoint ko siya sa line 1. Tingnan nyo na lang yon ating multimeter, kung mayroon siyang continuity. Ano po? So, line 1, wala. Line 2, mayroon siyang reading na 594. Ano po? 594. Ayan. Line 3 to line 2, 594. So, line 3 to line 2, 594. Line 3 to line 4, meron tayong 5,
0.555. Line 3 to line 5, wala. Wala siyang reading. Line 3 to line 6, yan the same. 0.555. Pareho sila ng reading sa line 4. Ano po? Line 4 and line 6. Take note, naka-point yung ano natin sa line 3, yung black probe. Then, line 7, tama ba? 4, 5, 6, 7. Line 7, 3, 4, 5, 6. Ayan, line 6, 5, 5, 5. Line 7, wala siyang reading. Ayan. Then, line 8, mayroon siyang 5, 5, 5. Ayan, 0.555. Line 8 yan. Line 3 to line 8. Line 3 to line 9, wala siyang reading. Ayan. Line 3 to line 10, mayroon siyang reading na 0.555. Alright. So, yun yung from line 1, from line 3. So, chinek natin yun lahat. Ano po? So, yun nga, line 2, line 4, line 6, line 8, and line 10. Ano? So, mayroon sa, they are almost the same yung kanyang reading, which is 5.5555. Ano po? Reading yun. Ibig sabihin, kapag may mga ganong reading, kasi, ito, yung kanyang printhead, kung manonotice nyo, kung titingnan ninyo dito sa part na to, nakikita pa ba? Ayan, kikita pa ba dito? Dito sa part na to ng printhead natin, meron siya dyaning, meron siyang capacitor. So, ibig sabihin, yung printhead na to, ang loob nito, meron siyang mga capacitor. Kapag ganong may reading siya, ibig sabihin, natetest yung linya, which is from, sabihin na natin, from line 3 to line 4, so, magkabilang dulo yun ng capacitor. Ano po? Ganon yun nangyayari. Ano po? Pero kung may continuity naman siya, tumutunog, may continuity, ibig sabihin nun, magkakonekta yung kanyang linya. Kagaya nito. Okay, kagaya nito. Let's focus on line 10. Ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung line 10 naman natin, i-point natin yung ating red probe sa line 10. Okay. Line 10. Sige. I-test natin. Line 10 to line 1. Walang reading. Line 10 to line 2. Meron siyang 595. Pareho kanina. Line 10 to line 3. Line 3. Meron siyang 555. Pareho lang kanina. Ito na. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ito. Line 10 to line 4, mayroon na siyang continuity, which is 25.4. Ayan, 25.2. Ayan, line 10 to line 4. Ano po? Naka-focus muna tayo dito sa first 10. Line 10 to line 5, mayroon siyang reading na 579. Ano? So, line 10 to line 6, meron naman siyang reading na or continuity na 25.4. Ibig sabihin, walang naputol na linya. Walang hindi putol yung linya. Ano po? Focus lang tayo doon na hindi putol yung linya. Then, line 7, line 8, ayan, may reading naman siya. Or mayroon naman siyang continuity, line 8, 25.5. Ano po? So, ibig sabihin nun, hindi putol yung linya. Ano po? Yan, line 10 to line 9, 5.537. Line 10 to line 11, 536. Line 10 to line 12, 478. May reading siya. Line 10 to line 13, 538. Line 10 to line 14, yan, 25.2. Meron siyang continuity. Sa line, from line 10 to line 14. Meron naman siyang continuity, which is 25.2. Line 10 to 15. 1, 2, 3, 4, 5.
meron naman siyang 26.0 continuity. Line 10 to line 7, meron naman siyang 536. Line 7, line 8, line 10 to line 18, I mean line 18, 18 na tayo. Meron naman siyang reading o continuity which is 27.7. Line 10 to line 19, wala siyang continuity or reading. So line 10 to line 20, meron siyang reading na 595. Ano po? So nag-focus lang tayo sa line 3. Ito, line 3 which is connected. Kinunak natin yung ating block probe. Ayan. Then tiningnan natin kung meron siyang continuity or meron siyang reading. So yun nga, meron nga siyang reading. So ibig sabihin, kapag may reading guys, meron, then mayroong continuity, ibig sabihin nun, good yung printhead natin. Ito, ibig sabihin ito, good ito, yung printhead na to. Itong printhead na to, ibig sabihin, good siya. Okay, nakikita ba? Ayan. Ayan, so, ibig sabihin, good ito. So, wala siyang problema. Ngayon, itest natin yung isa pang printhead ng Epson L120. Sige, palitan natin. Ito naman. I-compare natin, ano po. And let us also focus on line 3 and line 10. Sige, ayan. So, block probe from line 3. Ayan. So, point lang natin yan dyan. Then, test natin, ha? Line 1, line 3 to line 1. Test natin, meron ba siya? Wala. Line 1 to line 2. Dapat meron to. Ito na. Dito pa lang, guys. Wala na siya. Dapat meron na. Diba dito sa isa, meron. O dito, dapat meron na siyang reading, which is 594. 0.594 or 5.592 dapat. Then line 3 to line 4, ayan. So dapat ang reading niya lang is 0.555. So kung manonotice mo dito, yan o, dropping down siya from 1000, yan o, dropping siya naging, ayan, dropping down siya o. Ayan o. Ayan, dropping down, dropping up. Ayun, dropping down. So, dito, naka-stable lang dapat siya sa 555. Ano po? 0.555. Pero, kung manonotice natin, from higher reading, nagda-dropping down siya. Yan, oh. Dropping down siya. As in, totally nagda-dropping down. Ayan. Ayan. Hoping na nakikita ninyo, ha? Ayan. Yan, dropping down yung kanyang reading. So, dito pa lang, manonotice na natin na damage na yung kanyang printhead. Ano po, kahit itest natin yung lahat. Yan o. Continuously dropping down siya. Then, nag-dropping up na naman. So, unstable siya. Sige, focus tayo dito. Line 3 to line 5. So, wala siyang reading. Pareho lang. Line 3 to line 6. So, yan, dropping down din siya. Ayan, no, dropping down din siya. Dapat stable lang siya sa 0.555. Line 3 to line 7, wala. Line 3 to line 8, ayan, dropping down din siya. Ayan. So, dito, nakikita natin yung difference nila, di ba? Ayan. Then, line 3 to line 9, wala. Line 3 to line 10, then, nothing. I mean, dropping down pa din. Ngayon, let's reverse. Ano po, ayan. Yung line 10 naman, kagaya kanina, nasa red probe, yung red probe nasa line 10. I-test natin yung line 1, line 2, line 10 to line 1, wala. Line 10 to line 1, wala. Line 10 to line 2, wala. Line 10 to line 3, dropping down. Same reading lang siya. Ito. Line
10 to line 4. Okay, so line 10 to line 4. Meron din siyang 26.3. Meron siyang continuity. So, ayan. Line. Ito. Line 10 to line 5. Meron siyang 574. Ayan. 27.6 naman yung continuity niya sa line 10 to line 6. Line 10 to line 7. Ito. Meron siyang 57.574. Then, meron din naman siyang reading na 226 continuity, 26.5. Then, line 10 to line 9, meron siyang 536.536. Okay. Sige, going forward, line 10 to line 11, so meron siyang 535 na reading, 4, sa line 12 naman tayo, line 10 to line 12, meron tayong 476 na reading, then, sa line 10 to line 13, 534, meron siyang reading. Ito na. 33.2 yung kanyang continuity. Sa line 10 to line 14. Line 15. Ganun din. Line 16. 17. Sa 17 wala. 18. 33.0. Then 19 wala. Then 20. 595. Alright, sige. Going back. Balikan natin. Line 2 sa line 3. Line 3 yung black probe natin. Balikan natin ha. Line 1 reading wala. Line 2 wala. So dapat dito ha. Dapat dito mayroon ha. Kanina mayroon tayong 0.594. Diba? Yung dito sa isa nating printhead. So, doon natin manonotice ha. Then, line 3 to line 4, yan, dropping down. Ito yung pagkakaiba nila ha, kinukompare ko lang. Then, dito naman wala. Then, ito na ulit, dropping down. So, line 6 yan. Line 6, then line 8, dropping down. Then, line 10, dropping down. Okay. So, ayun. So, ibig sabihin, ito pala, itong printhead pa lang ito, ito na yung sirang printhead. Ano po? Ito namang isa, ito naman yung good printhead. Now, kapag ganun yung mga reading, ano po, much better na wag nyo nang i-connect pa. Ano po? Kasi there are certain cases na namamatay yung board dahil sa printhead. Ano po? Dahil sa printhead. Kapag bar down na yung board, nang dahil doon sa printhead na yon, then nagpalit kayo ng power IC, tama ba? 24 pins power IC, then dalawang power transistor, then kinonnect nyo ulit or ito pa din yung gamit yung printhead, then automatically magsha-shut off yung printer nyo. Then ganun din, sira pa din yung, masisira ulit yung board. So ibig sabihin nun, ito yung problema, yung printhead. Yung printhead ay nagko-cause ng shortage sa board. Kumbaga nagba-backflow yung kuryente, then yun. That's why pumuputok or sumasabog or nasisira or nagsi-shortage yung dalawang power transistor at 24 pins na power IC. Ayan. So, sige. Pwede natin siyang i-test. Ito, para ma-prove natin, i-test natin to, ilalagay natin to sa isang printer. Then makikita natin bigla na lang magto-turn off yung printer or bigla na lang masisira yung printer. I mean yung board, ano po. Then yun yung ano, kailangan natin mag-sacrifice ng isang printer para sa video na to. Sige?
Okay, gawin na natin. Sige, proceed na tayo sa printer. Sige, try natin. Log in, power on. Let's see. Ow! Wala na guys, nag turn off, nasira. Nasira dahil sa printhead. Nako guys, nako naman, nasira na dahil sa printhead. Wala na. Turn off, wala na. Wala, sira na. Wala na. La, damage na yung printhead. Eto. Biglang nag-off. So, damage na yung printhead.